Hello mga sisi ko! Magandang hapon sa inyong lahat! Welcome ulit sa channel namin! It's me, Ate Rose! Mga sis, kumusta kayo? Time check is... Ano na bang oras ngayon? Hindi ko alam. Kasi alam nyo mga sis, nung Holy Week, diba Friday, sa mga Katolik, iwan ko lang kung sa amin lang ba, sa mga Katolik ko lang ba, nagluluto kami ng ginataang belo-belo or binignit sa Bisaya. So, nung Holy Week, hindi ako nakapagluto dahil medyo na busy si Ate Rose dito sa tindahan. Alam niyo naman, di ba? Medyo malakas yung ating tindahan, so hindi na ako nakapagluto. So, ngayon, napag-isipan ko na magluto ako ng ginataang belo-belo. Bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo na ang tawag ko nito, mga sisi. Ayan, oh, mainit-init po. Shout out. Ang ano ko nito, tawag ko nito ay ginataang bilo-belo talaga kasi mas marami yung malagkit na bigas. Ayan o, binilog-bilog ko siya kaya bilo-bilo. Mas marami ang malagkit na binilog ko and wala ako masyadong hinalo. Tapos naglagay din ako ng tapioca na maliliit. Ganyan o, yan. And ano pa ba? Yung aking nilagay ay landang, yung sa Bisaya landang at saka kamuti, kunting kamuti lang at saka kunting saging. So mas marami ang belo-belo talaga. Gusto ko kasi na maraming belo-belo. Ayan no, di ba, Bisaya. Kain tayo mga sisi. So ngayon na lang ako nakapag-isip na magluto kasi may ingredients na ako. Last week pa, coming ang Holy Week, meron na akong ingredients. Kaya lang hindi ko talaga to na nagawa-gawa kasi matrabaho kasi ito mga sisi, di ba, yung pagbilog lang ng bilo-bilo. matrabaho na talaga siya. So kanina hindi naman umalis si Kuya Dave, kahapon kasi pumunta siya sa palengke, so ngayon wala siyang lakad. Sabi ko lutuin ko na yung aking ginataang bilo-bilo or binignit kasi nga nung Holy Week walang nagbigay sa akin ng bilo-bilo. Mga sis. So, ngayon kain tayo. Ayan, mainit-init pa. And, nilagyan ko ng kulay violet ang bilo-bilo. Yung malagkit na bigas para, ano siya, maganda tingnan din. O, itong kulay violet. Kain tayo, mga sis. Masarap talaga pag tayo ang magluluto. Kasi, nakakasiguro tayo na malinis yung paggawa kaysa bibili tayo. Marami namang mabili dito, pero mas maganda talaga pag tayo ang magluto. Kasi nga, di ba, sure na malinis yung paggagawa ng kinakain natin. Alam nyo ba, marami tayong nakikita na nagpo-post sa Facebook na nagbi-beach. Ayan, nagbi-beach na sila nung Sunday. Kahit saan sila pumunta, namasyal. Pero kami ni Kuya Dave ay nung Sunday, dito na talaga kami sa bahay. Parang may pinuntahan yata si Kuya Dave. Sabi ko kay Kuya Dave, hindi muna tayo aalis kasi nga yung mga kapitbahay natin, 'di ba, holiday, nandito silang lahat. So, i-grab natin yung opportunity na nandito sila, mabenta yung tindahan natin kasi nga namimili sila ng mga kakainin nila. So, mabenta yung tindahan natin, saka na tayo aalis or mamasyal or saan tayo mag-unwind. Mga sisi, pag ganito na yung nasa work na sila, so mag-schedule na lang ako kung kailan kami lalabas na family. So yun nga, yung opportunity na nandito sila lahat, minsan lang naman yan na long weekend, di ba, mahaba yung araw na nandito sila, so minsan lang man yan mangyari. Marami namang araw na pwede tayong mag-schedule kung saan tayo gusto pumunta. So, plan namin na mag-beach kami, pero titingnan ko pa kung kailan. Hindi ako sure kung kailan. And birthday naman ni Kring next week, April 15. So, si Kring ay sabi niya hindi na lang siya maghanda. Cash na lang daw yung ibigay ko sa kanya. And ngayon, napaka-early, ngayon ay Tuesday. So, lumabas siya kasama yung mga classmate niya. Kumain na lang sila sa labas. Yung birthday niya is Saturday pa, pero early na lang sila nag-celebrate kasi nga ma-busy na sila next week. Ayun. So, kain tayo. Mamaya, kanina pala dumating yung ahente ng San Miguel Beer.
So yung nabayaran ko lahat ay 6,000 ano lang no, apat na SMB na litro, apat na Red Horse, tapos isang San Miguel Light and isang healthy, umabot na siya ng 6,000 pesos mga sis. Grabe, sobrang mahal na ng mga bilihin. Pero habang ako ay kumakain, ayan, shout out sa inyong lahat diyan. Late na akong nakapagluto. Natatawa nga ako mga sis. Kain tayo. Kung pwede ko pa lang kayong subuan ko kayo para matikman niyo yung luto ni Ate Roslyn na ginataang belo belo sa Tagalog. Gusto ko kasi maraming ganito, malagkit na binilog-bilog. And yung tapioca na maliliit yan. Oh. Yan. Ayaw ko ng maraming ano, yung nilalagyan ng mga gabi, mga ubi. Masarap man, pero di ako masyadong ano talaga pag maraming mga ganun. Gusto ko yung alandang, yan masarap. Hindi ko na lang pinakita sa inyo yung pagluto ko kasi nga haggard siya at erosin yun yung namamawis pa ako sa init ng panahon. Tapos bagong luto, mainit-init pa kaya. Pawis. Kumusta kayo mga sisi? Anong update ngayon sa inyong sari-sari store? Ma-share ko lang pala sa inyo mga sis, ang gamit ko pala na gata ay Coco Mama. Ayan oh. Coco Mama. First time kong luto ng ganito. Dati kasi yung ginagamit ko ay yung fresh talaga na gata. So bumibili kami sa palengke pa, tapos anuhin namin para makuha yung gata, di ba? Pero ngayon first time kong gumamit nito. Ang sarap. Ang lasa niya ay parang original na rin na yung fresh na ano na gata talaga. Ang sarap talaga ng Coco Mama, kaya pala super mabenta to sa tindahan namin. Kasi hindi mo talaga maano yung lasa kung ano ba siya. Ah, hindi siya fresh ito. Masarap siya mga sis. Okay, so maraming salamat pala sa lahat na nag-comment kahapon sa aking vlog. Maraming mga may sari-sari store mga sisi na nakarelate sa mga ano, yung mga attitude ng ating mga customer. So, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat na relate kayo sa sitwasyon natin. Tulad ng sinabi ko, huwag na kayong mangarap pa na magsari-sari store kung hindi mahaba ang inyong pasensya, kasi marami kayong ma-encounter na mga attitude ng ating mga customer na hindi ka nais-nais. Minsan nga mga sis ay ihing-ihi na ako. So hindi na lang ako papasok doon sa loob ng bahay kasi nga malayo pa, iikot pa ako. So may puno dito sa likod, so doon na lang ako iihi. Ngayon, nang iihi na sana ako, so biglang may tumawag na naman dito na taupo, or ayo, laki pa naman ang boses. So hindi natuloy yung pag-ihi ko. Ngayon, dali-dali akong pumasok dito sa tindahan. Sabi ko, ano po yun? Sabi ng ano ng customer, hindi siya customer pala. Sabi na nandito sa harapan ko. Madam, pwede magtanong, saan ba dito ang Block 15? Nagtatanong lang kung saan yung block. Ay, nako. So, ganyan talaga yung life natin ng mga sisi, no? Napakarami talagang mga, ano, mga experience natin dito sa ating sari-sari store. Napakarami. Minsan natatawa na lang tayo na high blood. Okay siya mga sisi, siguro ito lang muna yung update natin ngayon na walang kwentang vlog. Na-share ko lang sa inyo yung pagluto ko ng binignit o ginataang belo-belo. So, maraming salamat sa inyong lahat mga sisi ha. Ingat po tayo palagi. So, pag may time, nakapag-relax nung Holy Week, marami pa namang mga araw mga sis, schedule na lang tayo, di ba? Mag-unwind tayo, relax din tayo pag may time. Okay, so bigyan natin ng ano yung reward yung ating sarili, hindi lang puro trabaho. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga viewers namin, organic viewers, na palaging nakasubaybay sa amin ni Kuya Dave. Kami ay may kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin, kapag may sinuksok, may madudoko. Thanks for watching mga sisi. Love you all. Bye!